milliseconds. Take marvelous night shots with lightning-fast exposure. The display reveals more details in bright areas. Eto na! Yun, no? May tiebreaker ka, halo! Ang tiebreaker, guys! Sergius, grabe ka naman, Sergius. Grabe talaga yung mga prediction. May tiebreaker dito. To. Napaka-init na bakbakan. Sino tatlong team na to? Shopify, TSM, and Tundra. Tundra. Yun nga, sila-sila magkakaharap dito, guys. Yung Tundra, medyo parang feeling ko, deserve naman talaga nila rin malaglag. Kasi kulang na naman. Kulang naman kasi kulang talaga. Kulang na naman, eh. Kasi itong mga team na to, like TSM, syempre wala naman nag-expect na parang dadating pa sa point na umabot to dito. Aabot ba ng tiebreaker? Hindi, aabot ng tiebreaker pati nitong group stage na to. Kasi diba? Pwede na malaglag naman din talaga to, eh. Ang sayang lang itong Shopify talaga nina. Kasi kung nanalo sila kahit isang game, wala nang tiebreaker. Wala nang tiebreaker sana. Pero ako, sinilog, in-expect ko talaga. Ako, in-expect ko talaga na magkakaroon ng matutu-zero sila doon. Kasi sobrang hina talaga ng Shopify. Diyos ko, wala nag-improve dito. Wala, RTC na yata problema niyan. Hindi, ang problema nito, yung confidence level din, alo eh. Takal na nila magkakasama, alo. Mahirap, mahirap kasi yung sunod-sunod ng talo. Oo, saka feeling ko ha, yung tiwala siyempre sa isa't isa. Pag nagda-doubt puro, na, nagda-doubt na. Ano, isipin mo, takal-takal nyo na magkakasama, tapos puro kayo pa rin talo. Ang may, ay, nako, ang hirap niya. Ang mahirap pa naman sa Dota ngayon, yung nagda-doubt ka na dun sa nilalaro mo eh. Ayun. Yun yung pinaka, problema eh. Yun ang pinakamahirap. Yung parang try nga kayo ng try ng iba't iba naman, kaso every time nilalaro nyo is wala nangyayari. Ito pag dito last year, ewan ko na lang. IOLS Shark na yan. O Razor. Yeah, IOLS na nila ngayon o Razor. Kasi yung Razor naman, hero naman ni RTC yun since way back 2016 pa. Shoutout again sa lahat na nanonood pala sa atin yan. Sobrang bilis lang ng ating bakbakan dito. Best of 1 po ito. Series. Kung sino yung mananalo, ata yun yung papalaro na agad. Oo. Kung sino yung mananalo. Para kung sakali matu-zero na kagad, eh, isa lang eh, no? Isa lang eh. Isa lang ang papasok dito sa group na to. Kasi Team Secret pasok na. Doon sa group A, dalawa pa eh. Oo. Pero dito, isa na lang po ang kailangan nila rito. No? Isa na lang ang hinihingi na slot. Mm-hmm. Ah, nag-slack na nga. Parang mukhang hindi pa itutuloy eh. Oo, yun yun, naka-open na. Yung ano natin dito. Yung wager natin, guys. Bumit na kayo dyan. First thank yous, guys. Ayan, kung sino ba piliin nyo na kagad? Kung Shopify ba or TSM? Ako, may ano ako dito. May... Parang may gusto akong sabihin kasi ano yan? Yung Undying laging nakakuha ng percent kills ngayon. Sunod-sunod. Ay, ganun ba? Oo. Parang laging kapag puro Undying. Paborito nila yan. Yun yung Chen mga nakakuha. Piling ko yung Chen tinigilan nila eh. Chen besides sila eh. So maybe TSM kailangan or itong Shopify kailangan ba iban yun? Chen besides kasi yun yung pinangkocombo nila rito. Hindi kasi parang in-expect na rin ng TSM to eh. Kita mo kaya nga pagka-perspect nung ayaw nag-Undying TV na sila eh. Parang gusto na nila agad counter rin din yung Leshrac. Kung hindi man nag-Leshrac to, eh, problema na nila yun, di ba? Oo. So, parang kumukha na agad sila ng stable na pero, carry against pero, dito sa Iolish. Pero itong Leshrac, di ba, goods din naman siya against Terrorblade. Yun nga lang. Okay lang din. Oo, okay lang din naman si Terrorblade yan kasi nga may Sander ka. Hindi, tsaka si Terrorblade. Damage overtime naman ng Leshrac, hindi naman isang burst yan. Oo, yung physical output din kasi ni Terrorblade yun talaga yung nakapunit dito sa Iolish. Eh. Parang draw ranger, yung dati nakikita natin usually kapag may Iolish, may draw ranger. May draw ranger, nang bibigla na lang ng damage. Ito, Shopify Rebellion, binanangalan na yung Visage kasi yun paborito talaga ng TSM partner no sa kanilang offlane Terrorblade plus Visage maybe Lycan kailangan din iban dito ng Shopify Rebellion and guys malapit na magsarado yung first thank yous natin baka may magreklamo na naman po diyan na hindi sila nakabit itayaan niyo na po itayaan niyo na wag niyo nang hintayin kung sino pa yung mga ipipick nila rito ganun talaga pusuan niyo na lang kung sino gusto niyo pusuan tayaan niyo na kung tatayaan niyo. Kasi yung ano din, yung Iolish, parang syempre passive yan eh. Uh-huh. Hindi pa naman agad-agad nag-online yan. Usually mga 13 to 14 minutes pa kapag nagka-bloodstone doon, nag-i-start maging grabe yung hero na yan. Mm-hmm. So tatanong natin, ang Shopify yan, ako nilang babaan, pero TSM binan na rito yung Darkseer and itong Legion Commander. So pareho sa offlaner, no? Syempre yung Darkseer, alam naman natin, medyo pang-counter din kay Terrorblade yan. Yung LC, kahit pa paano, ganun din naman yung nagagawa. Mm-hmm. Parang ayaw na lang nila sigurong pahirapan din yung lane ni Terrorblade dito. Malakas din sa Illusion Heroes to yung LC.
Bad trip din talaga yung Terror Blade dyan. Pero again, shoutout sa lahat ng nanonood dyan. Yung EG vs. 9 Pandas, hindi na po namin maiko-cover guys. Pati yung PSG LGD. Dito na tayo tumutok sa Shopify Rebellion, TSM, pati yung Tundra. Siyempre, supporta lang din tayo. Support tayo kay Abed. Kahit naman nagtatalo tong Shopify, gusto ko pa rin sila Abed yung pumasok dyan. Sana naman sila yung pumasok kahit sila yung nasa lower bracket, no? Kaya nga. Barman lang sa lower bracket. Okay lang, pumasok na rin si Abed. Para kahit nasa lower bracket, pwede na rin yan. Pero surprisingly, kasi nga naman yung Tundra, bigla na naman kulang nga yung isa. Kaya parang... Pero di natin masisisi talaga. Pag tinamahan ka rin talaga ng anxiety and pressure sa mga kung ano-ano paman. Depression sa ibang bagay siguro. Depression sa ibang bagay na parang feeling na rin naapektuhan na yung team niya. Yung team. So kaysa nga naman... Pero ang lakas nila. DPC, nag-number one sila ng DPC. Tapos papasok na major, nagkaroon ng problema ng ganun. May self problem siguro talaga rin si Saksa. Mga... Dahil kasi tangkad na rin kasi nag-Dota pa. Yun yung mga ano, yun yung mga hindi na hindi natin nahawak. Hindi na natin nahawak. Kumbaga, isipin nyo kahit nga yung sobrang lakas pala na player, pag tinamaan ng ganun, talagang lugmok eh. Diba? Nalolong moral din talaga. So yung mga tropa nyo dyan guys, i-check-check nyo rin yung mga tropa nyo. Pero iniisip ko lang din, parang ang hirap din talaga nangyari sa stick niya. After mo maging champion sa TI, bigla ka na depressed. Diba? Parang may something din eh. Talagang iba siguro yung nag-hit kay Saksa rin. Oo. And Axe. Okay, Axe. Sabay. Skyrat, syempre. Skyrat. Kuha na ng duo. So ito na yung kanilang pinili rito, bagong hero for Saber Lights, Axe. Hindi natin masyado nakikita yan, pero against Terrorblade, maganda yan. May kasama pa kasi Skyrat, pasok na pasok yan. Hindi, gets ko naman yung Skyrat, parang sobrang good na matchup niya against Undying kasi sobrang bilis ng MS. Sabi ko nga, sa'yo nung huli, nung in-explain ko laging, kapag Undying maganda, nakakalin mo yung mga support na mataas din yung movement speed. Kasi hindi niya mahabol yan, kahit i-decay mo yung support, tatakbo, i-hit ka. Parang sila Pugna yan, sila Kotol, si Skyrat, okay lang yan kung Undying. Oo, totoo yan. Sa Axe lang talaga masakit yan kasi pwedeng, siya talaga yung ipocus lang nung dun. Siya yung mga punter yan, no? Oo. Maybe, problema rin mamaya sa kanya kapag nagka-shard din si Undying. Once na mag-call siya, pasok lang doon sa may ano, no? Tombstone. Pero, di ba, paano ba binago sa Tombstone? Yung ano lang, kasi dati... Grab Ally. Paano ba yung dating mechanics yan? Dati kasi mechanics yun yung shard niya, di ba? Parang kahit ilabas mo siya, kunyari, nilabas mo, kunyari yung tombstone, nilabas mo. Nilagay mo yung pwedeng tombstone. Pwedeng yung tombstone mismo yung mag-click sa'yo. Okay? Ibang entity yung tombstone, kumbaga. Ngayon, yung tombstone, hindi mo na nakokontrol. Wala na siyang skill. Okay. So, dapat kung gusto mong i-save na lang yung Ally, itutok mo yung tombstone sa kanya pag kinas mo. Okay. Hindi nga katulad, dati na nakatayo yung tombstone, pwede kang pumasok ng pumasok, di ba? Pumasok, labas. Pwede kang i-click ng tombstone. Kunyari, nakrono ka, nasa dulo-dulo ka ng konti, so nag-tombstone sa may gilid, pinapasok ka ng So, dapat hihintay mo munang mag-skill. Mag-skill bago saka mo ito-tombstone. Yes. Hindi na yung ilalapag mo na kagad yung tombstone, tapos may kiklik pa. Pwede pa rin naman siyang pumasok actually. Pwede pumasok yung hero, pwede pa rin i-click ng hero. Ang problema, paano kung dinidisable ka? Diba? Ikaw ang kiklik dapat. Ikaw yung kiklik dapat. Yun lang pala yung binago doon. Pero feeling ko, dapat ang binago doon. Yung nakapasok. Yung pumasok pwede ka mamatay. Pumasok ka Dapat pag namatay yung... Okay, kalahati buhay mo, ganun. Dapat pag namatay yung tombstone, kailangan... O kaya, nadadamage ka pa rin. Di ba? Ewan ko, parang kakaiba rin kasi talaga yung mechanics yung tombstone na yan eh. Para may Phoenix Egg ka na ewan eh. Kaya, so ito, Beastmaster! Ang pinili dito ng TSM, mahilig talaga sila sa ganito. Yung mga sama-sama technique na... Tsaka yung ano yan eh, parang siguro... Strategy? Concept ng lineup nila lagi yan na parang... Bisad yung offlane, Lycan yung offlane. Sanay siguro sila na yung offlaner nila is parang Zuhiro. Yun yung nag-i-start saka, ng tempo siguro. Tsaka maybe yung mga nag-team item talaga. Yung mga, yes. Maraming ganyan. Yung mga team na hindi nananalo pag hindi nag-team item yung mga offlane eh. Baka talaga dyan sila dyan sanay. Pick yung, ano, dyan pick yung gameplay nila, di ba? Parang ganun yung nangyayari. Ayos ba ito? Makapainom ko ba ulit nito? Pwede. Sarap, pwede. No? Sarap. Kasi nakabusog. Oo nga. Nakabusog sobrang. Saka ano yan? Trader yan. Namaya-maya pa yung ano yan. Yung sipa. Pag tumatagal, pag nakakarami ka, kasi ang sarap eh. So nagbaban na ng mga parang balance na hero din dito yung Shopify, no? Aha. And meanwhile, syempre yung Slark, kailangan mo nga namang iba. Nag-Beastmaster ka na din eh. Totoo. Kung ayaw yung Slark yung makakalain mo, sa Beastmaster, medyo ayaw mo yan. Wakwaka din yan. Ano ba mga hero na nakakalain dito? Lalo na IO kasama nito. Ako feeling ko tanggalin na nila yung Razor. Kasi parang... Razor, tama? Sobrang laking problema kung magkaka-Razor yung Shopify. Unless ayaw talaga laro ng Shopify din ha. Kasi pag inisip mo naman talaga, BM ka, kalain mo Razor, ayaw mo nun. Ang gumagamit nun is si Abed minsan, nag-mid the Razor. Pero I think RTZ nag-Razor din naman siya. 2016 pa nga lang ginagamit niya na yan.
Eh ba kasi akala niya nag-i-stream ba siya? Ayaw niya ng tinatamad na hero. Hindi kasi parang yung Razor, okay, alam yung weakness kasi niya ang bagal niya makasage eh. Pero kung may lash ka naman kasama, oo, diba? And also kung gantong single ano, single core ang kalaban mo, maybe maroror ka pag na-static link mo. Ay, eh, may permission pa rin kay ano kay TV yun. TV pa rin. Oh. Eh once naman nag-BKB ka, yes, maroror ka, okay lang. Pabak naman yung kalaban mo. Pabak mo yung kalaban mo talaga. Pag nasipsipan mo itong Terror Blade kahit tatlong segundo lang yan, ubos yan. Kasi parang pag inisip mo, ubos naman yung yung mga matitinding pang counter. Eh. Yung TB, nasa inyo. Si TB, isa rin sa mga natural counter ni Beastmaster sa lane, di ba? Oo. Panggulir yung binandito ng Shopify Rebellion. Boss Alo, solve ba SB mo kay Boss Juice? Kasi nagbet kami kahapon ni Sir Jules eh. Over under 38 minutes. Parang Talon versus nakalimutan ko yung kalaban. Nanalo ako. Eh, di naman ako binili ngayon ng ano, SB. Ewan ko doon. Wala, na ano tayo, na-scam tayo ni Sergius. Guys. May tawag doon ngayon. Uso-uso talaga yung term na yun eh. Nabutasan ka doon. Nabutasan ako, idol. Nabutasan ka doon, idol. Patingin niya ako ng baba. Yeah. Lodge G ba? Tingnan natin kung ibaban nga ng TSM to. May medyo nauubos doon yung time nila dito. Reserve time na to, alo. Yeah, ito na nga. Ano kaya ang kalababan? Kasi sabi ba, minsan... Nag-jigger, yung binan. Okay lang din naman, Iban. Okay lang din naman, Iban. Okay na, may sining na to. Wala ako, pipik na mga Luna to, mga ganyan. Doon natatalo ang sabi pa, eh. Okay, yung TV. Yung bigla may isang di mo na lang alam. Yung TV na, bigla magla-life stealer pa. Yung mga di mo na lang alam kung bakit. Ayun, nag-Medusa. Okay. Ayan, pwede. Okay, pwede pa yan. Medusa, oo. Kasi parang against Beastmaster and Rubik naman, okay ka lang, eh. Kung may Medusa ka, di ba? Marami ka namang mana and may ayaw ka namang kasama na which is may magmangga lang sa inyo or nakabasilos yung Medusa mo, mataas yung mana regen mo talaga kasi lagi naman nakateter sa'yo ito eh. Oo, nakateter sa'yo yan. Attack speed, okay din. Against Terror Blade, decent. Decent lang siya. At saka pag ayaw ata talaga rin yung 5 mo, kailangan na kapag ano ka, kailangan so primal mid, parang mabilis ka rin mag-flash farm na carry. Uh-oh. Kasi di ba pag nag-level 3, level 4, isa na yung kakapitan yan, yung Leshrac na eh. Hindi na, ikaw ba, iiwan na talaga yung Medusa dito. Pero mukhang okay sa akin yung lineup dito ng Shopify Rebellion. Parang parehas lang naman, para sa akin, fair lang naman. Kasi yung Ayolesh, talagang usually yung mga TV yung pang-counter dyan. Gets ko na parang sobrang daya niya. Kaso yung bigla kasing yung Axis Skyrat na to, out of nowhere to eh. Out of nowhere to para sa lineup ng Shopify ngayon eh, di ba? Parang nakita ba natin ginamit na nila to? Oo. Ngayon pa naman, parang ngayon pa lang makikita yung aksa kanila eh. And which is talagang at least nandun pa rin yung confidence na, okay, tiebreaker, labas natin to, gamitin natin to. Ready pa rin naman sila eh. So yan, shoutout na guys sa lahat na nanonood sa atin dyan, guys. May best of one lang po ito. Mga best of one tiebreaker. Mamaya kung sino manalo dito, makakalaban din yung Tundra. And kung manalo na, kung sino man yung manalo rito, eh tapos na kagad yung ating tiebreaker. Nagre-request nga si Jules kanina bago. Ano sabi niya? Sabi nga ni Jules, reset na tiebreaker ulit na puro long game. Ang alam ko is dalawang ikot yata to kung sakali. Tapos, pag hindi na ulit na pag reset ulit 1v1 na yata. Ewan ko, parang hindi, dapat naman talaga ganun na nila kasi annoying na rin talaga, kakapagod na rin, stressing na rin sa tao yun lalo na pag umabot sa point na triple tiebreaker eh. Diyos ko, baka hindi na tayo matapos dito pag ganun, di ba? Magkakaikutan lang talaga. May mga nagchat-chat sa atin dito, ba't walang camera caster? Gusto ko pa naman makita itong duwong to in-game. Ay. Hindi kasi nire-require nung event na yun na lang yung ipakita yung mga sponsors. Mga sponsor, hindi mailagay yung mga mukha namin dyan. Sa mga susunod, okay na. Baka regionals, abangan nyo. Sa best team nga pala guys. Shoutout nga pala sa ating best team dyan. Kung sinabi mong magganyan tayo, nagganyan ako. Yun pa naman unang-una kong nadukot sa drawer ko kanina. Ito nga lang tinadukot ko. Kaya yun na ano ko eh. Una na lalaban eh. Di ba? Patingin nga ng baba. Check lang, baka 20 eh. Or Hello Kitty yan. Bakit ba mong ba kasi nagkano'n yung tropa natin? Lasing ba? Lasing, no? Lasing yun. Lasing lang. Lasing yun. Oo, lasing na. Na-drug chat yun. Pero ito Primal Beast na last week na to. Gusto ko rin to, kahit pa paano. Kasi syempre, yung decent na mid against Leshrac din. And kahit pa paano, pwede mag-blade mill to. Ayun nga eh. Naayaw ni Leshrac.
Facebook. Blade Mail. BKB. Gaya lang yata item nun eh. Hmm. Diba? Hindi naman nata nag-ibang item yan. Mga kaya sangge, mga ganon. Optional, actually optional kung gusto mong i-heart or i-aganims sa ganda. Kasi pag mag-aganims ka na pat, nakakapag-break kasi yun eh. So parang halimbawa, may mga ganyang kalaban, Medusa, Axe, hindi nga naman makapag-split shot yan. Hindi rin iikot yan kung mag-break mo, diba? Pwede rin, pwede rin. So, ito na nga guys, bakbakan ng Shopify Rebellion vs. TSM. Nung last time sila nagkaharap, 1-1 to mga sir. Battle of the NA to. Yuppie. Battle of the NA. Aha. Most likely naman, naging SR yung nananalo dito, alo eh. Oo. Against sa TSM. Actually, hindi. TSM na nanalo. Laging sa mga regionals nila, TSM na nanalo. Itong last lang kasi. Itong last, SR ang nanalo. Pero... kasi nakasilat yung noun eh. Nakasilat yung noun. Pero nung tour 1, tour 2, puro number 1 yung TSM. Hmm. Kaya sila yung nag-direct invite. Right. Dalawang number 1 yan eh. Kaya lang sila na-direct invite eh. 500 yun. Hindi, 1K agad. Diyos ko po. Daya kasi nung point system na yun. At baguhin yan. Sana mabago next year. Kahit gawin nilang pair kasi parang... Dead at major may points na. Hindi, lakihan yung points nung major. Oo. Tapos nga gawing pair na lang yung ano, hindi na mag-evolve yung tour 3, biglang doon pa mag-evolve yung. Sayang nga naman yung mga naghirap din ng tour 1. De, yung regionals diba? Dapat same lang yung ano, yung points. Pero yung major okay lang na progressive. Oo, progressive pwedeng taasan. Oo, kasi major yun eh. De, kasi nga naman minsan yung last major biglang doon pa may lalabas na sobrang last na team. Kasi hindi ka na makahabol sa points, diba? Eh, kaysa naman ang makapasok yung sobrang lakas ng una. Pero ang hina na pala ba ng dulo. Mas okay na yung malakas yung huli. Kaya kasi at least sa majors. Oo. Huwag naman sa regional. Basta yung majors, kunyari, 500 yung champion ng regionals. Gawin nilang yung majors, gawin nilang mga 1K naman, yung champion dun. Kasi okay, pag nag-champion ka dito, parang 500 lang din. Ano yun? Champion ka lang din ng regionals nyo? Kaya nga. Kawawa naman na, yun. Which is yung regionals, eh, mas madaling magtapon doon. Compare mo sa majors, di ba? Totoo naman. So ano lang, sana maayos na i-valve yan sa mga susunod na... taon, kung meron pa, di natin alam, ano plano ni Valve? Wala nga battle pass ngayon. Wala battle pass ngayon eh. Bad trip na nga eh, di ba? Kung ano-ano pa. Di sana, tinulungan natin siya sa prize money. Baka mas malaki pa tong premium na Riyadh. Nakakahiya naman ha. Diba? Yung pa naman yung napapansin na nga nila lately kasi unti-unti nang umuunti rin yung price na nakukuha ng TI eh. Lumilit na yung price, yung... suporta pa sa mga organizer sa pag-aayos ng tournament, bumababa din. Eh, di, ano ba, balak niya, di ba? Baka napunta sa CS2. Abangan natin, baka mag... Uy, baka nandun yung budget. Baka nandun yung budget, abangan yung natin. No? Pero ito, wala masyadong money to si RTC, ha? Talaga naharas siya dito, pwede yata siya mabigyan. Tingnan natin, iangat ba? No. Haras lang. And ito, si Whitemon, ganun din ang nangyayari sa kanya rito. Mamamatay ba to? 75 HP. Boyan. Uy, patay yun. 75 HP lang eh. Sabagay, 60 mas intelligent damage yun, no? And first blood, ha? Nakakuha rito nito secret end. Ako. Namatay pa. Ayun, na, sinasabi ko. Si RTC din siya may taas. Kala siguro niya, nag-i-stream pa rin siya eh. Wala na to. Pang ano na yan? Bata-bata dada rin talaga to si Kosa. Tagal na nila magkakasama dyan eh. Hindi na si Idol dyan eh. No? Kaya naman nag-start maging logs to. 2013 tagal pa na rin. 2013, 2013. Oo, tagal na rin. Baka naman, pero baka gumana yan pag nag-iwaiwalay sila. Nah. Alay. Minsan naman may ganun eh. Minsan naman may ganun eh. Sobrang ano na talaga eh. Sobrang tagal na nila magkakasama eh. Pwede na mag-iwaiwalay yan. Hindi na kumagana talaga. Tanggapin na nila yan. The truth hurts? Parang ganun? Oo, tanggapin na nila yan. Tagal niyang hinihintay yun. Gusto kong i-deny si RTC sa may pinade bolt. No? Si Abed niya, munti ka na mag-Southeast Asia nung last season eh. Oh, pero ay, naman, nasabi ko! Pero ito ha, Saberlight, namatay sa may bottom lane. Nasabi ko. And si Fly, namatay din sa may top lane. Okay na. Ayan, bubugbugin na si RTC. Kakaano lang nito ha. Teka, parang biglang yung SR yung mga napagbubugbug sa lane dito. Bakit ha? Naman ganun? Ayaw, Medusa kayo. Tapos, parang kayo pa yung lugi. No? Rubik ano lang to. Beastmaster, lugi pa kayo. Parman lang yan dapat ha. Ewan ko ha, kasi... piling ko baka nilulugi sila sa CS dahil syempre kahit paano naman yung paid bolt nandun eh. Mm-hmm. Pero pagka ganyan dapat lumamang pa rin parman sila. Parman na lang yan pag ganyan eh. Oo, okay, ipaparman nila tapos every time lalapit yung Rubik sabay nilang haharasin eh. Oh. Yung BM sabay mo rin haharasin. Yun naman yung maganda kapag kaayo kayo tapos meron siya. Ito, makapatay yata ng si Brad. Gagamit yung onslaught nito kanina. And tingnan natin, may stun ba si Abed? Pwede niyang stun. Uy, turn skill! Teka, makapag-onslaught pa! Kapag
Tanong pa, second skill pa, mamamatay pa nga si Crit dito. Onslaught tuloy. Alam mo ito, pangalan nung skill na yan. Trample. Nabuhay pa si Bryl. Diyos ko po, wala kasi mana din si Abed dun eh. Pwede sana mapatay eh. Pero ito yung mga ganitong klaseng rotation, favorite ng SR to eh, no? Alo? Parang laging Crit and Abed gumagawa ng mga Diyan sila malakas. Yung, actually, yung rotating na post-4, diyan sila malakas nun eh. Laging ini-enable nila si Abed. Pero nawala kasi sa metang ganun eh. Paano naman eh, dalawa kasing position. May water rune. Ayun na. Eh, dito na malakas din ito si Bryl. Yung hero niya na to guys, nag-rotate yan. In Saber Lights, tabi ka na naman sa may bottom lane. Baka naman nire-representan lang ni Bryl na ginakasi ako ng support mo eh. Gaki ko nga itong offlane nyo. Wala eh. Wala yung masama support pa eh. Doon. Alam niya nang galing sa may gitna si ano, si Crit. Tapos kakatipi lang din ito si Saber Lights. Namatay lang kanina yan. Pero cooldown naman yung TP. Kahit pa paano. So, makakablit naman siya sa may bottom lane. Nakakatakot lang na magdire-direjo to. At alam mo na yung mga kasunod niyan. Lalo na itong gantong nangyari sa Beastmaster na to. Ito na naman si RTC po. Diyos ko, delikado. Alo, ito yung BM na hindi naglagay ng Wild Axe ha. So, okay. Boar type talaga to. Possible na magkukuha agad ng Domi yan. And si RTC dito, nako po, delikado na naman dito. Teka, sinalb niya ayaw yung sarili niya, okay? Sinalb niya para lang talaga maradyanan. Pero hindi naman yun ang gusto ni Medusa eh. Oo nga eh, buhay lang yung nare-regen dito. May konting mana nare-regen. Dapat yata. Ayun. Fly! Agit, disaster talaga yung lane nila, oh. Wala. Parang eto na yun. Eto na yun. Imbis na yata salve, dapat mango, no? Mango yung ano mo, no? Dala mo. Di, parang nasa ano ngayon yan, eh. Nasa lesson ni Medusa, eh. Kung si Medusa kasi hindi mo naman kailangan bumili ng tango, eh. So, dapat ikaw yung may tatlong mangga or at least yung support mo, may dala-dalang tatlong mangga. Oo. Parang kung ayaw ka din, dapat ano ka rin yata dito. Mag-a-adjust ka. Gets naman na kailangan mo yung tango, okay. Yung gano'n, yung peripar or salve. Pero kasi yung hero ng kampi mo, hindi naman kailangan ng buhay eh. Mana eh. Mana ko kailangan, no? Parang kung bibili ka ng dalawang tango, hindi worth it eh. Pagantukin mo na yung dalawang silence mo, bugbog, ikaw si Abed, anong maiisip mo kaagad dito? Gusto mo mag-try mag-rotate niya, kaso sa hero niya, hindi mo kayang gawin yun eh. Ano ba ang gusto ng isang Leshrac? Makakuha ng stack. So magpa-farm yun hanggang magka-bloodstone. Parang pag niro-rotate mo ng early yan, sabaw yan eh. Kaya nga eh. Pwede na to. Entity Abed, guys. Pwede na to, Gabi. Calling Gabi, Entity Abed. Sakto, passive invoker midlaner yung mid nyo. Lagyan nyo ng magaling na mid. Dyan. Diyos ko, kagana yan si Watson. Diba? Tapos ikaw, katropa. Ewan na eh. Ang dalawang sidelines eh. Bugbog na naman. Mas okay pa yan, yan. Magja-jungle na lang to si RTC. Pwede na bumawi sa jungle eh. Nakakahabol ka naman dyan. Yan naman problema na talaga mo. Open up na kagad yung mapa nila dito. Kung nakakatakot to kay Dinosaur. Tsaka saan aatake to eh. Inisip ko nga rin eh. Itong hero nilang to. Mga greedy na sa ancient to eh. So parang mag-agawan sila. Yung Lashra kailangan din ng ancient yan. Si Axe kailangan din. Si Medusa kailangan din. So, teka, sinong priority dito? Ayun, gumalaw na si Abed. Sabi niya, hige, ako na bahala. Buhati ko na to. Ilista nyo na. Buhati ko na lang itong mga tropa ko. Ganun talaga eh. Nangyayari yan eh. Aha, bayad naman ako eh. Pero mukhang okay lang din naman si Saber Light doon kahit naiiwan naman nila eh. Mukhang naka-banggard naman na, pero RTC, ginagank na naman dito, nakakuha pa ng Hissy Bryl. Ito yata yung pwede nilang gawin. Lagay na lang muna nila sa may gitna ito si RTC. Para walang threat, no? Oo, yun, mag-sidelines na lang muna si Abed. Tapos pwede naman niya i-clear lang yan and then neutral lang ulit. Kaso nga hindi rin pwede yan, alo eh, kasi dapat nga... Pag nilalaro mo itong Leshrac, tuloy-tuloy ito eh. Hindi pwedeng mabihain ito eh. Sumasama-sama? Oo, hindi pwede itong mabihain eh. Maybe ito, si Axe din. Kailangan nila magka-dagger na lang. Magka-dagger talaga. Maigapang niya yung blink dagger dyan. And I think naman, kung ganyan, ayan si Abed. Pero Roar, ginamit na kagad dito. Delikado yung Ion ito si Fly. Nakapaprime ba ng Domi ito? Mamamatay naman yung alaga rito kagad ito si Kasane. Delikado siya rito. Nai-silence siya. Dito si Crit. Abed, yung stun, hindi na kinailangan pa. Pero dito lang daw ang Ari. And eto na nga yung power ni Abed. Si Abed. Double kill para sa kanyang Leshrac. Ang galing-galing mag-dota. Yung kakampi lang talaga problema. Ay, sorry. At least consistency Abed. Nandun naman yun. Nandun pa rin naman yung consistency ni Abed. Ang galing eh. Sana lang ha, mabuhat ni Abed to. Kasi nakakatakot. Mayaman yung Terror Blade dito. Parang kaya niya patayuan mamaya yan. Saber Lights nandito sa may bottom lane. Nabasag pa rin, itimado. Yung Tier 1 tower medyo dyan. Medyo mahirap din pala talaga ito si Saber Light. Kala ko medyo okay.
network niya si Artising Bugbog eh. So parang dalawang sideline na naman talaga, Bugbog. Tignan mo naman ang yaman ni Abed. Kasing yaman niya yung Terror Blade. Tapos sumunod na sa kanya yung Beastmaster. Ang layo ni Artising sa kanya, no? Ayun lang. Pero wala lang. Space kailangan lang. Bumalik ni Abed sa space feeling. Lang, guys! Space lang! Sa feeling ng Southeast Asia, alo. Kaya nga eh. Hindi, ano, sabi naman eh. Ay, naano ko tuloy. Nasabi ko tuloy eh. Abangan nyo guys, malay nyo, mag-EU saka ano, or Southeast Asia, di ba? Nang na-season niya eh, gusto nang bumuna super team eh. Ay! Nasabi ko tuloy! Up! Abed, makakuha ng INB ah! Ito lang si Bryl, binigyan na kagad siya rito yung buhay pa, masyadong majunat! Nakunat nga, pero patay pa rin yata, na normal at namamatay nga ito si Bryl. Sinusunod naman ni Abed, itong si Whitemon. Whitemon, going down! Abed, tinry niya pang basagan yung tombstone pero masyadong huli na ang lahat before niya gawin yan and magti-TP out na lang ito si Abed. Okay, alam na ni Abed yung trabaho niya. Hindi going for Bloodstone itong Leshrac na to. Ayun nga eh. Napayuls na. Kailangan niya din talaga dito maging active. Hindi sa bagay, goods din naman yan. Lalo na kung may kalabang kang Primal Beast, di ba? Para kahit papano kung mapag-blade mail nga yan or matalo nang ka, pwede mong mayuls out lang or mayuls lagi yung primal. And ako po, RTC. Pag na solo kill to, okay na lo. Okay! Ano naman ito? Grabe naman dyan. Ito yung, hindi may sinasabing rule ngayon dyan, alo eh. Ano yung rule na yan? Parang minsan kasi nag-greed ka pang humarap kung pwede naman farmin mo lang yung dalawang nandun sa gilid na neutral. Usually ganun yung nakikita ko ginagawa ng Makeda tapos sa mag-ingat eh. Yun na nga, nakasal ni Abed dito yung TP. Neto si Kasane talaga binubuhat lang ni Abed guys. Yung kanya mga kampi, medyo masakit yung kalaga rito ni Kasane pero mamamatay pa rin siya. Buti na lang magaling. Kaso si Iberlice naman. Ay na talaga combo talaga itong dalawa na to. Ayun, binigyan na ng tip ni Ibrahilo. Ay na... Guys, kahit pupunta kayo sa English, sigurado ako sinasabi dito, sobrang bigat na nung dalawa. Buhat na ni Abed to. Hanggang kaya ba? Hanggang saan yung kaya ni Abed? Yun yung sinasabi sa English. Maniwala kayo, Diyos ko! Wala, ito yung kailangan nilang gawing roll talaga. Ganto naman, ang Dota naman 5v5 kasi. 5v5 naman yan. 5v5 eh. Naman kasi talaga yan. So wag kailangan naman, magtulungan. Wag naman maging 5v3. Or maging 7v3. Sabi nga magtulungan. Konting tulong naman din. Hindi magpahirapan, okay? Ah, pero hindi nang nga nag-blade mail. Ito si Bryl. Going for BKB din to, alo. Oh, wala si Abed ko. Ano nangyayari kay Abed? Kubang-kuba na yan. Bagay, tumangkat naman na si Abed at saka naging bab si Abed. Nung huli mo nakita nung bali, medyo lumaki na yung katawan. Last pick, Medusa to, okay mo. Hindi naman to yung nilabas yung Medusa kagad. Kung alam mo na yung mangyayari dapat yan. Alam mo na rin na Beastmaster katapat mo. Ewan ko dyan, tol. Ay, pero yun na naman! Talaga naman! Alo! Tangina, wala kayo ingat-ingat to sa katawan, guys. Kagi! Ayun, oh, binibigas yung tipo! Ano ba ang alam mo? Naki-stream ka lang? Ano ba, girlfriend ba yung naglalaro? Baka girlfriend ni RTC naglalaro, tol! Papilot! Ano yun, no? Kago! Ba't ganun to maglaro? May doubt na sa sarili, tolo. May doubt na. Nararamdaman. DCRT, ito pre. Ito, napakaingat mag-dota na ito pre. Pero grabe naman sa ngayon. Ano biglang... Ito na, gagana na tong atake ng TSM na to. Masyadong maaga to. Dahil masyadong malakas din yung mga hero nila sa early game. Lo, eh. Sa totoo lang, napag-usapan namin to nung isang pro player kagabi. Hindi ko na mapangalanan sino pro player. Hindi ko na sabihin ha, kung sino pro player yun. Pero tropa ko, syempre. Ano pa problema ka ako ng SR? Kasi lagi natatalo. Wala pre, RTC na yata yung problema dyan. Sabi? Parang naniniwala na talaga ako dyan. Bakit sana papanood mo ngayon? Oo, ano talaga gagana daw yan pag nag-aiwaiwala. Piling ko talaga gagana na pag nag-aiwaiwala yan. Pre, grabe naman to! Yung pa sa akin dito kay Abed, ano to? Mga rank 500 ba kasama ni Abed? Sa MMR lang ni Abed doon nararanasan eh, di ba? Oo. Hindi, parang yung laro ni Abed na to, kahit sa MMR, makikita mo consistent na ganito eh. Ayun, buti na lang kumukuha pa ng
Hindi pa ano to, hindi pa matanda si Fly. Pwede pa kahit pa paano. Kasi makikita tayong relocate niya, Pining! Oo. Eh, nandiyan naman si Abed, pwede niya kapitan. Kaso, pwede malipyang yan. Ay, nakita niya kagad na yun lang. May nakuha silence. Yung Rubik. Aha, mamamatay si Rubik dito, pero wisdom rune naman. Okay na yun, okay na yun. Kahit pa paano, okay na yun. Pwede na rin. Malaking bagay para sa mga supports ng SR yun. Kasi, kung nahihirapan yung dalawang core na side lane, at least yung dalawang support, pati yung mid, mayaman. Oo. Yun ang mahalagang mangyari. Grabe naman. Pero nakikita mo ito, naman. Ito, dagger ng si Saber Lines. Baka ito ang solusyon. Kahit anong space ang gawin mo dito, kung ganito mangyayari, pamamatay si RTC, kailangan hindi siya mamatay. Yeah. Matigil na yung unnecessary deaths. Oo. Kasi kahit magbigay ng space yung si Abed, makakapatay sila na makakapatay na sobrang dami. Makapush sila ng tower. Kung every time na makapakita sa lane si RTC, mamamatay lang din siya. Ano yung... Sayang lang. Yung Dota rin kasi, lalo kung laging namamatay yung mga core nyo, lumiliit kasi yung map nyo dyan. Uh-huh. Isipin mo, parang hindi ako makalabas, hindi ako pwede magstay. So, parang most of the time, nangyayari tuloy, nagiging defensive lang kayo. Ito, pre-farm to. Si Timado, kanina pa to. Diyan lang, nagpa-farm lang. Okay lang, gumagana rin naman yan. Oh. Isa pa rin naman yan, gumagana din naman yan. Mid-game, no? Ha, okay na, gumana si my RTC ngayon. Oo, basta bumawi mamaya. Grabe naman. Ay, nakakita nila dito yung Skyrat, nagkatitigan ha. Oo, oh, mayroon ding watch dito. Alam naman niya, pero di kakit nila. Paano ba naman kasi hindi hihirap lumabas din para sa side nitong SR? Kita mo naman yung warping, observer no? Wards ng TSM. May Beastmaster pa yan, alo ha? May Beastmaster din natin talaga eh. Pero kasi grabe naman, binugbog naman kasi kagad talaga sila. Di naman ganito dapat ito ka-dominate sa mapa ngayon. Kung umayos naman yung side lanes. Kita, 16 minutes na, wala pang mantas lang si RTC. Asya pa lang yan, guys. Ayun, no? Parang kakapi ko lang sa 5 game to, guys. Parang kailangan niya mag-farm. Ayun, hinatid na sa kanya yung Crypto. Binibigay na sa kanya lahat. Binibigay na sa kanya. Sige, kumain ka, sabi ni Crit. Kunin mo na ang lahat sa akin. Pero dito malakas ang TSM. Yung sama-sama sila, ang technique agad. And mga 20 minutes, yung tinatapos agad nilalaro. Lahat nga nung parang panalo nila, it's either umabot ng 28 to 35 minutes lang yung timeline. Yun yung lahat ng panalo ng mga TSM. Pero pag naglalong game, eventually doon hindi na nanalo tong mga to eh. Mm-hmm. Si Alo, naka TSM to 5-0. Wala akong taya dito. Panalo na ako doon sa 2-0 Aster, 2-0 Bet, boom, tapos na. Kota okay na yun, kota na. Natalo nga ako kanina sa +1 liquid eh. Ay, +1 talon eh. Yun yung natalo ko sa parlay. Dapat pala +1 liquid na lang ako doon, panalo pa yung parlay. Pero at least ito something good para sa SR, nakakalabas-labas na sila ng mapa, alo. Unlike kanina na sobrang ipit na ipit sila. Saka, eto naman, nako, kinukuha na kagad nila TSM, yung Roshan dito. Domi, ito na rin yata kasi itong Beastmaster, ano? And kahit pa paano, lumipat na si Timado kasi dito sa top na siya nag-play around. Mm-hmm. Beso pal lang po ito, mga sir. So kung matatalo po yung SR dito, pahinga muna sila. Maglalaban yung TSM and Tantra. Kung sakali po manalo din yung, kunyari, nanalo yung TSM dito, tapos manalo rin sila sa Tantra. Pasok yung TSM, laglag po yung Tantra, pati itong Shopify Rebellion. So importante talaga na manalo sila po dito. Pero kahit pa paano, gapangin lang yung item. Medusa pa rin naman yan. Titira ka lang muna ng creeps ngayon. Mamaya, pwede ka butterfly, Skadi. Kasi alam ko talagang sobrang nabibihend yung Medusa kapag kaganto. Kasi yung cycle nga talaga alo ng Medusa is 20 minutes to 20 minutes, 21 minutes. Ano butterfly ka na. Tapos ikaw yung may Aegis. Kasi kung ganito rin ka, aga rin yung pacing na ginagawa nung kalaban sa inyo, medyo mahirap. And problema na rin ni Abed itong si Terrorblade ngayon pag nagkaroon siya ng Skadi. Yung Bloodstone niya dito, talaga kailangan niya ng BKB rito. So yung magiging timing ng BKB niya, dapat sakto lang, no? O once na magkaroon ng Skadi ito, Terrorblade, dapat may BKB na si Abed. So pag ganyan, no, BKBhan lang yan. Pinatay na si Crit kaga dito, -1. And talagang palaban na rito. Ayun, ni Ropa. Ganda niyan! Saberlight! Matitipan ka niyan. Pwede po trade. Stormer na lang po dito sa Shopify. Grabe, ito na angat yan. Dito malakas ang Patay TSM. Dalawa. Patay 20 dalawa. 20 minutes tinatapos nila laro. Patay dalawa sila ganyan. Angat. Alam nga namang hintayin mo pang makarecover nga yung Medusa ni RTC na sobrang behind. Bigay ito, no? Bigay na yan. Wala kang magagawa dito. Depende din nila madedepende. Oo, bigay na to. Parang sa ngayon, every time may meta to, ayaw niyo munang labanan. May Aegis din, alo eh. Mm-hmm.
Wala! Ako, sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, guys. Next season, aalis si Abe dito. Ano yun? Di napapabuti ng TIG? Kung hindi aalis si Abe dito, ewa ko lang. Hindi, next season pa naman. Next TI. Baka lasura na yun. Lasura na yung TI. Ikaw naman, binabanggit mo agad. Mamaya, bawal pang sabihin yung mga ganun. Hindi, depende na sa ano eh. Sa performance, sa performance kasi. Nakita ko na yung performance eh. Ikaw ba naman, ilang taon na kayo magkakasama tapos di wala kayo nararating. Diba? Mahirap din naman yun. Na parang pag inisip mo rin naman itong lineup ng SR na to eh, hindi biro yung mga players na nandito sa pool nila. Pwede naman di si Abe Dubales. Iba na lang alis. Diba? Malay mo, si APC o si ano. Pwede naman iba eh. Pero ito, nakasubok yung SR ha, parang may gusto silang gawin. Alam nilang walang metamorph, alo. Kaya yata nila patay ito. Uy, sinander lang! May Aegis pa rin kasi yan eh. Puno na naman yung buhay pero dito. Pero yung dinosaur na naipit. Yung dinosaur nakapag-BKB. Kinalampag yung ulo rito ni Fly. Kunti na lang yung mana dito na ito si RTC. Umaharap pa siya, Abed. Kinakaya naman niya yata. Kahit pa paano may sustain ito kasi si Ayo. Thermal Beast. Pero masakit masyado. Nabangga ito si Abed. Napatay na nila. Si RTC, buhay. RTC. Ito na. Yung bita si RTC. Pati si Saberlice. Parehas. Nako namatay. Ah! Okay, tapos na talo. Napaaga, pinaaga ng Shopify Rebellion. Kawawa si Abed. Ball. Tapat tinitriple sahod nito eh. Medyo parang ngayon nare-realize natin na itong lineup ni Nanto, nawawala na rin ng sining nga. Wala. Nawawala na ng sining. Dulong. Ay, Diyos ko. Last pick nyo, Medusa. Dinuro kayo sa lane, ayo kasama mo. Tapos, baka sabihin niya, hindi, duro kasi kami sa lane eh. Bobo ka ba? Pati yung lane mong pumunta kasama kita, pinatay ka. Nagjajaga ka, pinatay ka. Nagstay ka sa top, pinatay ka. Hindi na kasalanan, ano yung lane pa rin ba may kasalanan doon? Decision na yun, decision na yun. Madali nang isipin yun, alo. Woo! So, eto na, tumatry pa sila ko muna. Grabe naman eh, baka baka nagpalit sila ng player. Oo. Baka si RTC, to si Timado. Ganun yung mga galawan dati na yung mga ano eh. Mga pang-highlights lagi, oo, no? Oo, eh, pang-highlights eh. Ngayon parang... Teka, pasok pa rin naman sa highlights yun pag may epic fail ka eh. Yun naman yung nangyayari sa Dota eh. Ay, ito na guys. Tinapos sila 21 minutes. O, baka sisihin nyo pa si Abed yan. Sabihin na naman. Pag si Mickey, siya kasi ano... Si Miracle yung lumalaro sa amin. Ang taas ng ano. Parang pares kayo kasi ano eh. Diyos ko! Hindi, parang hirap din. Kasi pag... Sabi ko nga sa'yo, ang pangit ng execution eh. Kasi most of the time, pag nakikita ko itong Ayo Leshrac, gumagana to kapag ka, utility rin naman yung carry nyo. Pero yung Medusa ka na nga, na super carry ka rin, tapos hindi ka pa nanalo ng lane, eh, alam mo na kung saan mabubunta nga naman. Pwede nga, mag-razor na pala sila nun eh, no? Nag-razor-razor na lang sila. Or ano pa ba mga kasama ng Ayo? Dami! S-Ben, Razor, Ursa. S-Ben, no? Pwede rin yung S-Ben. Yung Ursa siguro, awkward na kasi BM naman talaga yung katapat mo. Maglaro pa ba si Miracle? Nag-stand din siya last time sa SR, guys. Oo, nung wala rin si... Nung hindi nakapunta si Abed kasi... Hindi rin umabot yung visa niya doon sa Dream League Season 20, di ba? Si Abed, nag-PM na po, guys. Nag-PM na. Patingin ng baba daw. Patingin ng baba. Patingin ng baba. Pakita ko riyakin. Pakita ko riyakin. Ilabas si Kisi Hello Kitty. Ay, yes, yun. So, medyo napahirap na to. Paano ba recovery nila dito? May mapapaskill pa ba sila dito? Parang kung magkakashare dito ang dying, wala na ata talaga sila mabaverse. Yun na yung pamverse nila eh. Pag nag-break si action na yun. Parang ito yung worst form ng SR na nakita ko. Itong apat na to. Kadalasan, sila yung nagdodominate eh. Or sabihin na natin matatalo minsan at sa mga mid-game. At ano talagang mga third tong team na to eh? Oo, yung at least six, top six. Top yun six. Yung, siguro, top eight, yung pinaka mababa. Or baka malos lang din itong pangalan nilang to. Hindi, sila pa rin yun eh. Eh yun nga eh, kaso sila pa rin nagpalit, yun, nagpalit pa rin eh. Nagpalit pa rin eh. Anong pangalan? Baka yun yung salamdo. Baka iba na yung giggle, no? Oo. Kumbaga, bakit pa kailangan? Taas na sweldo namin. Oo. Grabe yung bayaran sa mga iba. Sponsorship kayo. Ayan, tumalong na si Saberlight. Tumalong na. Ayan na. Sumama na si RTC. Dinudge na naman yung mata yung stun. Kinakalabog pa si Abed. Nako po. Delikado si Abed. Nabuha si Abed. Okay na. GG na. Kinol na ni Abed. Hindi na naties. Kawawa naman tong Shopify. Grabe to. Doon.
Pero base rin sa nakita ko, kasi parang nung last nakasama namin sila ng LAN, ang pangit din ng performance nila, ang pangit din ng laruan nila, parang yung mga coaches and, ewan ko kung analyst mo yung iba, kasama yung management, parang nagtatalo-talo eh. Alam mo yung parang, di ba kapag ka nasa event ka, yung pinapanooran nyo, isang lugar lang yung papanooran yung lahat eh. Yung, ganun yung napapansin namin. Baka mamaya doon din may conflict tong team na to. Kasi napansin ko lang eh. For kasi sure, hirang gawin ng sobrang sama para sa kanila nito. Nung diba? Performance, oh, baka ganun. Ang masama dyan is yung momentum nila papuntang TI. Kasi alam mo eh, da-doubt ka dyan eh. Kung mag-hold lang ba ito ng mga player dahil pasok sila sa TI, o kung gusto mo talaga may marating sa TI, ano yung changes na gusto mong gawin? Kung walang changes, maybe hindi sa player, sa mga outside the game, di ba? Baka yun yung may problema na. But grabe kasi. Ba't naman ganun? Eh, baka may mga anxiety na rin doon. Anxiety na lahat. Grabe naman kasi. Di ba? Eh, parang andali na lang panoorin yung laro sa ano, nangyayari. Brain dead na nung nangyayari. Dati nanong ko rin to siya, Bede, kung paano ba sila mag... Paano yung... Teka, tumunan ko yung ating supreme player of the game, guys. Si Brian, sa kanyang dinosaur. Yan! Wala ba si RTC sa si Cyberlights to? Si ano ba, Brian pa talaga? Okay, si Brian daw, guys. Si Brian. Ang ating supreme player of the game presented by Red Bull Supreme with the 5 kills, 1 death, and 8 assists sa kanyang dinosaur. Wala eh. Yun na yun eh. O, ano yung kay Abed? Natinanong ko kung paano sila mag-drop. Usually daw, parang laging nagtatalo-talo sila sa drafting nila ngayon eh. Kasi kadalasan gusto ng coach sila ganito. Ngayon, may gusto rin yung player. Ayun lang. Hindi talaga sila maayos pa. Doon nagkaka-conflict siguro. Baka iba pa yung mga understanding nila talaga sa Dota. Nag-patch din naman kasi talaga. Nag-patch din naman kasi talaga. Kasama din yan. Isa pero pa din ano to, malaki-laking... Dagok to sa Shopify. Malaki-laki dagok to sa Shopify. Pag-iisip mo. Kung sakasakali. Kasi sobrang sama din talaga eh. Kahit nung last din ng tournament eh. Ano ba yung... Bali Major. Hindi rin naman ganun kaganda yung performance nila doon. Yun lang sinasabi ko sa'yo na parang ang so, nakikita lang natatalo-talo diba? Sila. Tapos ngayon pang next tournament. Yeah. Hindi ko alam guys. Ano ba talaga mangyayari dyan? Pero susunod dating laban. TSM. TSM versus Andra, guys. Pag nanalo yung TSM doon, pasok sila sa ating playoffs. Pag natalo naman sila dyan, maglalaban pa yung Tundra and Shopify Rebellion. Pero for sure, kinakabahan na ang Shopify Rebellion dito. Isa lang yung papasok eh. At saka yung Tundra din, sa state nila ngayon, hindi rin sila stable eh. Lalo na ilan din yung nag-adjust. Yung coach, naging player. TSM ba nga, no? Yung 5 mo, naging 4, di ba? TSM ba nga, guys. No? Wag po kayong alis, guys. Magkabalik natin. TSM! And Tundra will be right back, mga sir.